Pag hindi masarap, walang bayad. Money back guarantee. Totoo ba talaga na poisonous to is dumb? Makakarating lang namin sa napakagandang Cebu City at una kong gustong puntahan ay ang kakaibang fish soup na sikat sa Barangay Pasil. Ito, ang Linarang. Kung usapang Linarang lamang, ang Esmen Karinderia na ata ang pinakasikat na nagbebenta nito. Almost 60 years na daw sila nagsiserve nito. Pero alam nyo ba ang nakaka-intriga dito ay ang isda na ginagamit nila sa Linarang. Ito, ang tagutongan or porcupine fish, na sinasabi na may tinataglay daw na lason katulad ng puffer fish. Pero gaya ng puffer fish na kinakain sa Japan, ay kung tama ang pag-prepare at pagluluto, ay safe na safe itong kainin. At dahil sa experience at galing ng mga nagpapatakbo ng Esmen, ay garantisado na safe at masarap ang Linarang nila. Makikipagkwentuhan muna tayo kay Kuya JR, isa sa nagpapatakbo ng legendary na kainan na ito. Sir JR, magandang araw. Magandang araw din. Ito yung tinatawag nating Linarang. Yeah. Na ang tawag dito sa... Yung isda? Tagutungan. Tagutungan. In English, porcupine siya. Porcupine fish. Totoo ba talaga na poisonous tong isdang to? Hindi. Ah, hindi? Ba't sabi nila? Ano yung poisonous sa isda? Yung puffer. Ah, puffer. Gano'ng karaming tagutungan yung nabibenta nyo kada araw? Ilang kilo yung liluluto nyo? Ano yung mga 100? Isang dang kilo? Oo. Oh. Yung isang araw, liluto namin mga 4 na kawali. Wow, 4 na kawali. Di ba dito sa Cebu, ang daming nagkalat na iba't ibang sikat na kainan. Matatagal na kainan, pero bakit kayo tumagal ng ganito katagal? Itong Linarang ninyo? Dahil sa timplada. Yung timpla na. Timpla talaga. Ano, original? Yung tatay ko. Ah, daddy niya nagsimula nito. Nakuha namin yung timpla niya. Isa siya nag-originate ang Linarang? Siya taga, original. Ah, so basically, mga linuluto dito, iba't ibang exotic na isda. Ang huling tanong ko, Sir JR, bakit ka naka-goggles? Dahil sa uso. Sa uso? Kala ko magsiswimming ka mamaya after nito. Ay, hindi. Sir JR, maraming salamat. Excited ako tikman ang legendary Linarang. Kaya binintay natin. Tara! Tara! Pag hindi masarap, walang bayad. Money back guarantee. Ganito ang pagluto ng Linarang. Magigisa ng bawang, sibuyas, siling haba at luya. Maglalagay ng tubig at laman ng tagutongan. Isusunod ng kamatis, dahon ng sibuyas at black bean tawsi paste. Lalagyan niyo ng cornstarch. Ilalagay na rin ng iba't ibang laman loob ng tagutongan tulad ng atay. At isa pa sa nagpapalasa ng kanilang Linarang ay ang kanilang paraan ng pagluluto, which is ang pagluluto gamit ang kahoy. Tanghali ngayon pare at blockbuster ng mga tao. Kaya naman, umorder na tayo. Exotic seafood pare, first stop sa Cebu dito sa Esmen's Karinderia. Over 60 years na paps. Ito na yun. Grabe yung action. Pawis na pawis kami ni Audrey ngayon. Tikman mo natin sabaw ng ating Linarang. Kaya, so makikita mo, may nakalutang na kamatis. May nakita akong sili. Di ko alam, pechay ba yun or what? Pero tikman mo natin sabaw. Unang higop dito sa Cebu. Alam mo lasa niya? Akala ko nung una parang siligang. Pero medyo ano siya, sa paksiw. Ganun. Tapos, babad na babad, pinaka-seafood flavor natin. Yung tomato na lalasahan ko rin. Ayan, so ito yung ulo ata ito, no? Yeah, ito yung ulo. Okay, kita mo, parang siyang nangangausap. Ito yung bibig niya. Ito yung mata. Tapos, yeah, bibig din, puro ulo. Kuha tayo ng mata. Yun, no? Look at that, paps. Yun, no? Unang kagat, mata. Tapos, kuha rin ako ng konting karne. Yun, nawala yung mata. Tagatongan. A porcupine fish, mata, tsaka yung karne. Malasa, malambot yung karne. Tapos yung mata, sa una kala mo malambot. Parang sago. Tapos biglang titigas siya, magiging chewy. Pero ang sarap. Yun talaga yung description ko. Parang siyang times 25 na paksiw. Ang sarap, ang linamnam. Init. Tapos meron tayo dito tinatawag nilang mais. Ito yung pinakakanin nila. Mukha siyang kanin, no? Pero gawa siya sa corn. Kuha ko ng mais. Ayan. Tikman natin. Thank you.
Ano yung mais? Very plain yung lasa niya. Lasa ganong lasa. Pero, ano siya eh? Parang kanin pa rin, pero mas malilit yung butil. Sasabawan natin nung ating linarang. Tapos, ito yung atay. Ayan. Atay ng tagotongan. Lambot ah. Malambot ah. Tapos, kuha tayo. Init. Ayan. Tama natin. Ang sarap ng atay. Oh, Dream, masasarap ka dito. Ang sarap ng atay. Ang lambot. Very, ano siya? Ang creamy niya. Siguro, isa to sa pinakamasarap na atay yung tikmang ko. Bubuklatin natin. Oh, ayan. Ito yung pinakakarne pa. Hindi ko pala describe, Pops. Yung pinakakarne nung linarang natin, or nung tagotongan, eh hindi siya nasa tender side. Chewy na siya ng konti. Pero ang incredible about that, eh sobrang malinamnam. Malinamnam. Ito naman, meron pa tayo dito, linarang din, pero barakuda. Sa makakita ng barakudang ginagawang sabaw. Look yung corne nito. Look at that. Wow, this is a very meaty part. Makikita mo pala sa texture niya, very meaty, may hardiness ng konti, pero ibe, solid. As in, buong-buo yung karne, mabigat siya, pero ang lambot. Look at that. Ang sarap, Pops. Ang linamnam. Actually, may fragrant taste din siya. Ito, try din natin itong balat ng barakuda. Sobrang jelly niya. Kakaiba, ma-jelly siya. Oh, Pops, meron pa tayo. Look at this. Inaliktad yung barakuda natin. Halos, nahulog na yung mata, pare. Ako lang ba o mata to? Buong malaking eyeball nung barakuda natin. Alam mo, pag binabanggit mo yung barakuda, nakakatakot eh. Kakainin mo pa kaya. Sige nga, kainin natin yung mata ng barakuda. Oo, yan. Lagi kami Surprisingly, ang fatty niya. Very fatty, tender. Parang kumakain ng baka. Sabaw. Lalagay ko sa ating barakuda. Ayan, tapos kuha ko ng mais. Alam mo, nakapapansin ko dito, lahat ng kumakain talaga, pumipila talaga. At mabilisan lang, kain, tas alis agad, tas meron ulit pipila, kain, tas alis agad. Tapos sila Kuya JR kanina, parang kilala na nila halos lahat ng kumakain dito. Parang mga avid customers. Kumbaga, 60 years na eh. So most likely, mga kumakain dito, kinalakihan na rin to dito sa Cebu. Pero Pops, iba pa rin kung kakain ka sa original or sa pinaka-the best linarang dito sa Cebu. Last bite para sa inyo. For this episode, dadalhin ko kayo sa ilan sa mga sikat na Cebuano street food mula sa traditional na tuslubua, Chinese ngonyong, napakalaking puchero, at modern style Cebuano street food. Handa na ba kayo? Tara! Makakasama ka pala natin si Idol Steve, isang Cebuano food vlogger. At dito niya akong unang dinala sa isang kanto sa Pasil na bebenta ng tuslubua. Idol Steve! Idol Pops! Kamusta? Welcome to Cebu. Welcome din. Pero taga dito ako. Pare, nandito. Ano to? Anong meron tayo dito? Anong ganap ngayon? Okay, so ito, nandito tayo sa sikat na tuslubua sa Pasig. Okay. The original. So basically, dito nagsimula. Pero bago lahat, Pops, bago natin tikman itong tuslubua, ano bang ganap natin ngayong episode na to? Basically, Pops, pupuntahan natin yung mga street sikat tsaka mga yung pana, mga famous mga street foods dito sa Cebu. Okay. Yung mga original. Tapos sisimulan natin dito sa tuslub buwa. Yes. Ba't nga ba tinawag na tuslub buwa? Of course. Basically, tuslub, ibig sabihin dip.
Okay. Yung buwa, bubbles. Bubbles? So, yung bahayan so, yung nagbabubble siya? Ayan, nagbabubble siya. Yeah, okay. True. So, it's basically made of pig brain. Ooh, utak ng baboy. So, with a mix of oil. Oil, so, hanggang magiging bubble siya, pwede na siyang i-dip yung tinatawag natin na puso or hanging rice. So, which is ito? Yeah. Ito ba yung makaingi? Okay lang. Tig-isa kami. O kahit kalahat. Yan, ito yung puso. Oh, mainit pa. Ano ito babuklatin? Nakahiwa na yan. Ah, may hiwa na, ganyan. Ooh! Ah, ito. Yan yung, yeah. Ooh, look at that. Ikuha ka ng isang piece ng puso. Wow. Gusto ko yung vibes natin, very kali, ah. Mas sa barangay tayo mismo, no? Totoo, very kanto. Kanto talaga. Sige, gawin mo lang. Gawin muna. Sige, parang isa-slide mo lang ganun. Parang kinukutsara mo lang. Yan. Sige, parang ito. Nachos, no? Parang nga. Ganyan. Mas syempre, dahan-dahan kasi may mainit siya. Of course. So, traditional tuslubua. First bite, pare. Cheers! Right, cheers. Wow. Mas soy sauce siya, no? Of course, yeah. May pero malasa. Yung pig brain, siguro yun yung nagpapakreamy sa kanya. Ito, slightly oily. Mm-hmm. A bit salty din. Of course. Right? Exactly, oh. Medyo nasa salty side yan ng konti. Tapos yung hanging rice natin, medyo sticky siya ng konti. Yes. Hindi siya basta-basta kanin lang. Pero aromatic din dahil siguro binalot ng dahon. Tama ba? True. Idol Steve, simula pa lang to. Cheers tayo. Cheers. Punta tayo sa next food trip. Yun. Para sa aming next food trip, ay kailangan mo talaga ng pasensya dahil sobrang haba ng pila dito sa Chinese Ngoyong. Idol! Pops. Ang haba ng pila, grabe. Grabe. Post na post tayo ngayon. Ganito karami tao, typical na nakaluhod na tayo ngayon. Yeah. Ganon karami tao. Walang upuan. Pops, ano ba itong kinakainan natin ngayon? Ano to? Okay, so nandito tayo sa famous Chinese Ngoyong. Okay. Napaka-famous at legendary na Chinese Ngoyong street food. What is Ngoyong, Pops? Ngoyong is basically parang lumpia na wrapper siya, basically sa loob niya stuffed with bamboo shoots, parang bamboo strips. Bamboo shoots, kakaiba. Tsaka, so, ito yun. Yung puso nyo talaga dito, parang ito yung pinakakanin nyo. Yeah, pag street food. Street talaga, food, dito talaga. Isaw, street food. Oh, sige, Pops, paano ba? Sige, ano unang gagawin? Sige, ano mo nang, sige, buka mo. Ayan. Parang di bagay sa video yun, ibuka mo. Sorry. Okay, ano, so, pwede ba yun? Ibuka mo? Dip mo? Okay, mas maganda yung medyo deep talaga. Okay. Ang chewing deep talaga. No? Mm-hmm. Okay. Cheers. Course. Cheers. Never failed to impress me ngayon. Never failed to hurt my tongue. Ang init, pare. Baka naparami. Na-deep mo talaga. Pero sarap ah. Sarap ka. Ano? Level up na. Level up na lumpiang toge. Parang ganun. Yung bamboo sauce nasang toge siya. Masarap yung butter niya. Very crispy. Itong sauce naman, it reminds me of salsa. Weirdly ah. Pero yeah. Pa siya salsa. Manghang, spicy, masim. Game? Deep mo, konti. Deep. Try mo. Cheers. Ano salsa talaga? Salsa pa. Diba? Ang bigot sa chan ito, no? Ikaw ba, Pabax, para sa'yo? Mm. Ano bang Cebuano street food? How do you define it? Personally? Okay. Personally, talaga. It satisfies you talaga. Okay. In terms of its crispiness, yung oiliness, at saka instant, ready na. Pwede mo nang kainin. Okay, pansin ko nga dito. Actually, mabilis lang. Siya prepared na lahat. Nakaprito na. Sadyang mahaba na yung pila. Yun pero pansin ko nga sa Cebuano street food, parang tama ka. Ganyan prepared na lahat. Para lahat madalian. Yeah. Ooh, okay. So, ito may nakita pa ako isa dito. Ano sige, to? Try. Yan yung stuffed egg. Sige. So, of course, masarap din siya sa sauce. So, kusubukan na walang sauce sige, naman. Sige, try natin without sauce. Okay. Sige, cheers. Cheers. What do you okay think? Ba? Masarap. Parang torta. Parang true. Torta. Exactly. Sa loob may torta pa. Exactly. Tortified. Ganun siya. Parang ganun. Very creamy na ang daming laman sa loob na may kung may meat ba yun pare? May konting chunks ng pork. May konting chunks yun ng pork. Okay. Itong ano Paps, itong Chinese ngoyong. Usually, sino mga kumakain dito? Kahit sino Paps. Mga riders. Kahit mga empleyado, yung ginagawa ng mga empleyado, nag-o-order sila bulk.
Uy, ayun na, kaya nakita ko ayun na, puro bulko-bulko yung order, no? Yeah. Paps, medyo bitin pa ako. At alam ko meron pa tayo next food trip. Ano binuntayin natin? Tara! Next, dito naman tayo sa Marjo's Pochero since 1969. Hindi ito yung karaniwang pochero, ah. Bagkus, ito yung version nila ng bulalo. Tara, Paps, tigman natin. Paps Idol, nasan tayo ngayon? Paps Shui, nandito tayo sa Marjo's Pochero. Ooh, Marjo's Pochero. Pare, alam mo, sa Manila, ang pochero, ibang klase siyang dish, medyo actually orange siya ng konti, minsan dilaw. Ito, mukha siyang nilaga, no? Ito ba yung pochero ng Cebu? Yeah. Sige, paano explain to? Ooh! Yeah. Typically, parang nilaga lang siya na... Nilaga? Sinabaw lang na plain, oily. Oo. Yun yung importante sa pochero dito. Totoo. Sa Cebu. Pero grabe, look at this. Wow! Ooh, look at that! Ano to, pare? Ba't ang laki? Anong parte to ng baka? So, sabi nila, tuhod daw yan. Tuhod ng baka. So, may bulalo rin to? May bulalo. Usually kami mga Cebuano, mahilig talaga kami sa mga oily foods. Ooh. So, not all, but ayun, makikita natin sa pochero, mataba, ooh, oily yung soup. Tsaka, simple lang, pero malasa. Okay. Ooh, ay, what crap. That? Tendon, parang tendon. Ooh, grabe yun yung klase ito. Grabe. Pag kinabi sa bone na ito, hindi ka nagigising bukas. Look at that. Dok? What Dok? The hell is this? Doktor ba? Dok, kailangan ng doktor, no? Kailangan tayo dito. So, oh my goodness. Ang lambot. Ang lambot. O, sa'yo ito. Uy, thank you, thank siyempre. You. Grabe. Parang... Woo! Yung separate lang, instant. Separate lang, bro. Try muna yung sabaw. Game. Try muna natin yung sabaw, of course. Sige, so our first bite. Cheers. Cheers. Tapos ang bulalo. Bulalo nga. Bulalo nga. Alam mo, basically siguro pochero nga tawag nila dito. Pero parang saan bulalo siya. Yeah, true, true. Pero masarap ha, hindi siya masebo. Yeah, hindi siya masyadong masebo. Hindi salty. Masyadong salty. Look how fatty that is. Grabe yun. Woo! Napakalambot. Kumusta batok mo? Dok? May doktor ba lang? May doktor ba lang dito, okay. Sir? Sarap. Sarap, masarap. What do you think? Mataba-taba siya, siyempre. Of course. Medyo high blood to. Pero masarap. Swabe. Alam mo, basically reminds me of bulalo. Bulalo siya, bulalong bulalo. Paps, malapit-lapit na matapos ng food tour natin. Mm-hmm. Mag last bite tayo dito and yes, then proceed na tayo sa next food trip. Ano binitay wow natin? Tura! Sarap! Para sa ating last food trip ay dito tayo sa Pungko Tapoy. Dito, kakain tayo ng modern style pungko-pungko dahil orderin mo ito at lulutuin para fresh na fresh pa. At magtutuslubuwa din kami ni Haidol. Pero pagkakaiba nito, ay kami mismo magluluto. Mga Paps, nandito tayo sa ating last stop. Paps, Haidol, nasan tayo ngayon? Nandito tayo sa Lapu-Lapu City Pungko Tapoy. Pungko ano? Pungko Tapoy. So, Paps, basically, anong klaseng Cebu street food to? Okay, so it's a very typical, basic Cebuano street food. Mm-hmm. Pero yung specialty talaga nila is the tuslubua. Which is yung kanina. Diba na-try natin kanina? Kanina sa kanto style. Oo nga. Ito naman, medyo restaurant style. Para tayo mag-samgyupsal, no? Para tong Cebuano samgyupsal, may sarili kang parang stove. True. Oo, oh, diba? Okay. Tapos ito, may napapansin ako dito. Ano to, Paps? Ayan. Yan yung isa sa pinagmamalaki nila. Yung three types of chicharong bulaklak, tinatawag namin dito na ginabot. Ginabot, okay. Yung Bisaya word. Oh. So, mayroon silang napaka-spicy na classification. Ooh. Mayroon din silang two types of chicken skin. The barbecue flavor and the classic. Okay. And lastly, yung parang kawali type, tinatawag namin tong kinupsan. Kinupsan? Kinupsan. Parang minaliit. Ano? Kiminalit. Ang ganjang ka na lang. Minalit na baboy. Ang ganjang ka na lang. Di ka na magiging successful. Magluluto na tayo ng tuslubua. Sige, luto muna tayo. Game? Sige. Ano pang proseso so, niya? Lagay natin ito lahat.
Ano yan? Yun parang fat, pork fat oil. Pork fat, pork lard. Okay. Oh, lard. Yeah, exactly. Okay. Kailangan terminology. Siyang butter, no? Woo. Yeah, exactly. Okay. Mo lahat. Yun. Okay. Ayan, mix mo. Frozen siya. Okay, okay ba? Konti na. Parang ano itong mula, compare sa kanina, parang mas aromatic to, dihamak. Yeah, exactly. Oh. Naamoy mo, no? Oo, naamoy ko ito. Matambay sa ilong ko yung utak. Oh. Naamoy ng utak ko yung utak. Yung pork broth natin. Broth. Special nila. Okay. Dito yung lasa talaga. Okay. So, lalagay natin dahan-dahan muna. Kasi dapat, yun. Oh, tapos continuously stirring siya. Totoo, okay. True. Yun. Parang ano pala, pa nagluto ko ng tuslubuwa. Feel mo, chef ka na. Oh. Bumubula na siya. Bumubula na. Ito yan. Bumubuwa na. Bumubuwa. Nice. One day pa lang, ha? One day. Sige, pa lang. So, unang araw pa lang. Yan, bumubula na yan. Yan ang talaga yung peak. Okay. Ng tuslubuwa natin. Sige. So, pwede na ito, pare. Alam mo na. Alam mo na alam paano. Alam mo na paano, diba? Okay? Sige. Sabay tayo? Sabay tayo. Deep. Tuslub. Tuslub. Yan. Cheers. Cheers. Mas malasa. Exactly. Tapos nilalasaan ko yung pork broth kanina. Yeah. Ito yung utak din. Mm. Para siyang creamy element. Tapos ito na to salty. Oo nga. Sabagay. Ito talaga brain gravy. Box. Dito ako na-intriga. Ano pa tawag dito? Tawag dyan, ginabot. Ginabot, ng Tagalog. Chicharong bulaklak. Yun, chicharong bulaklak. Sige, ano ba to? Sa'yo yung super typhoon ginabot. Ibig sabihin, spicy. Super spicy, yeah. Na. Oh, yeah, dun. Sige, try mo yan. Ikaw? Ito sa mild spicy. Mild spicy. Oh! Ooh. Wow! Ooh. Look at that! Grabe. Grabe, pare. Ang dali niyang na-separate. Uy, sarap. Ganun din. Ay, may 500, oh. Ay, wala. Alam mo, may 500. Yung owner, pupunin ko sana. Sorry, paghanghang lang. Yep. Ang lasa sa loob, ang juicy. Ooh, ayun yung hang niya. Ang masarap dito. May pagka-slimy na rin yung ginabot eh. Alam mo yung, di mo alam kung fatty element ba siya. Ano, sarap. Ang sarap, pare. Makasalanan ng masarap. Ginabot buwa. Imbis puso, pwede ito yung no? Inidip natin. Try natin, pare. Last bite natin. Yun, no? Pare, delikado itong ginagawa natin, ha? Ang may doktor naman doon. Utak, na tapos ginabot. Cheers! Bang! Ang init to, no? Dali. Lasang langit, pare. Pops, it's been a long day. What a way to end this food trip. Last bite tayo, pare. Alright. Bahala na. Cheers. For this episode, kakain tayo ng famous Bisaya food combination na Su to Kill. Dito sa Chango Resto Bar, formerly known as Mana, ay matatagpuan ang masarap na Su to Kill. Makakapanayam lang si Miss May, ang owner nito, para mas malaman, ano nga bang STK? Miss May, magandang araw. Magandang araw din po. Kasama ko si Idol Steve. Hello, Idol. At una sa lahat, ang unang tanong ko, ano po bang STK? Okay, ang meaning po ng STK is yung S, sugba sa Bisaya. Ang sugba sa Bisaya, and sa Tagalog is ihaw. Tula is tinola sa Tagalog. Oh, okay, parang sabaw, gano'n. Yeah, okay, tapos yung huli po. And yung K, kilaw, sa Bisaya, and then sa Tagalog is kilawin. Oh, so parang siyang combination. Yes. Parang Tito Vic and Joey, pare. Oh. Parang, Pops, ikaw ba? Kumbaga usually tuwing kailang kinakain ng STK? Hindi, minsan lang eh. Kasi parang SK lang yung kinakain ko paminsan. Ah. Ang typical natin sa buwan, tuwing kailang sila kumakain ng STK, ano ba tuwing may birthday ba, may Pasko, ganun? Always kumakain ang Cebuano ng STK. Ah, paborito talaga nila ang Su to Kill. So dito, ma'am, sa restaurant niyo, ang pangalan is Chango Resto Bar, and
formerly Mana STK. Tapos tuwing, since kailan pa po kayo? Ang Mana STK started 1998. Oh, tagal na. Para siyang, it's like dampak in Manila. Okay. So, fresh yung mga isda, o order kayo sa baba, bago ipaluto, is hilaw yung isda, yung mga seafoods. Ma'am, anong pagkakaiba niyo po sa ibang STK eatery dito sa Lapu-Lapu? Okay. Ang pagkakaiba sa STK dito sa Mana, sa Tukil, is yung honesty, cleanliness, is our best policy. Para pala tayo na sa classroom, no? Ako rin, behave ako. Teacher ba kayo dati, ma'am? No. Malo, teacher. Ano po kasi, pag ikinilo yung isda nyo, or anong alimang seafoods na binili nyo, yun din yung kakainin nyo pag serve sa inyo. Kasi, marami ng record before na ang suto, kaya yung ibang mga taga Manila, they don't like coming here na because of that. Ay, pang pandam na table, parang pandaraya ng konti. Anyways. Yun lang po ang masasabi ko talaga. Na okay. Ako and my staffs are honest sa pagtimbang. And the tastes. Yun. And services na aking ibinibigay dito sa restaurant. Miss May, excited na kami tikman ni Hydro Steve ang Su. Kill. Pwede na rin yun. Excited na po kami. Kaya binihintay natin. Tara! Kill. Sobrang daming klaseng seafood na pwede mong pagpilian. Pero nakapili na kami ng Hydro Steve para sa STK namin. Para sa Saguba, ay nagpaihaw kami ng Kitong. Para sa Tuwa or Sabaw naman, ay tinawa na Lapu-Lapu. At para naman sa Kilaw, ay Tanige. Ready na kami ni Hydro Steve mag-su to kill. Pops Idol! Pops Choy! Ready ka na? Heto na yung su to kill. Pare, saan bang maganda simulan to, Pops? Anong maganda simulan? Of course, simulan muna natin sa ito. Huwag muna tayo sa su to kill. Meron tayong bonus dito, bonus round. Team Lapu-Lapu in soy sauce. Oo, ang laki, pare. Oo nga eh. Kalahati ito, no? Oh, yung kalahati, ginawang tinola, tinutuwa. Oh, ito yung, yan yung bonus, ano, sige. Yan. Unang kita ko. Thank you. Kuha rin ako bahagya. Lambot, ha? In fairness. Pops, nandito yung sa Lapu-Lapu. Kakain tayo ng Lapu-Lapu. Okay. Cheers. Ang sarap. Melts in your mouth, Pops. Sobrang meaty niya, no? Isang lambot. Creamy. Ang sarap, pare. Grabe. Yung soy sauce, yung sauce niya, not overpowering, eh. Totoo. Lasang-lasang mo parang isda. Yeah. Medyo paano ba siya? Mas soy sauce siya ng konti, no? Medyo sweet soy saucy ng tama, konti. Soy saucy. Gusto ko yun, ha? Soy saucy siya. Pero masarap. What a way to start. Punta na tayo sa sutukil natin. Ano bang sinisimula sa sutukil? Siguro yung sumo na. Sugba. Of course. So, ito is inihaw na. Yan tinatawag namin kitong. Parang malapad na isda. Try mo lang. Pataka natin ang malapad na isda. So, ito yung sugba mo na inihaw. Cheers. Cheers. Ang sarap din. Parang nasa dagat lang ako, ah. Very smoky. Gusto ko doon yung may tosta element pa siya, no? Ang sarap, no? Ang ganda ng pagkakaluto. Yung isla na to, ang tawag ulit? Kitong. Pansin ko sa kanya, no? Actually, yung karne niya, hindi ito yung ultra tender. Pero sobrang malaman. It's malasa nga siya. Malasa siya. Ito, Pops, perfect talaga to sa sausawan na may sili. Which is ito. Toyo. Sige, so, kuha ako konti ulit. Gusto ko yung may balat. Uy, medyo stretch para yung medyo balat niya. Oo. Medyo gummy siya. Gummy, oo. Okay. Cheers. See? Parang very, gummy stretchy yung balat natin. Ay, masarap din, masarap. Sige, Pops, next natin is yung tuwa. Tuwa or yung sabaw. Sabaw or tinola. Actually, may isang term pa, tinuwa. Tinuwa. Tawag din namin tinuwa. So, okay. Shortcut lang is tuwa. Okay, siguro kuha muna ako. Ayun. Tapos sabaw, ikaw, Pops. Thank you, ako lang. Thank you. Sige.
So tuwa na lapu-lapu yung other half na kinain natin kanina. Ito lapu-lapu rin to. Lapu-lapu din yan. Ooh. Grabe tong ano, no, para siyang complete package, no? Okay. Ang galing kasi parang, kumbaga, yung isang, di ba, pwede isang isda. Pero iba-ibang potahe siya. So, very creative, very yeah, resourceful. Ang galing. Parang flexible lang siya. Flexible, oo. Diba? Kumatay sa baho, tikman tayo sa baho muna. Kala mo ng isda. Cheers. Ah, ha, ha. Simple lang. Simple lang. Hindi masyadong maalat. Walang alat. Di ba? Very ano, very fishy. Simple lang, fishy isang isda nila sa atin. Tingin tayo karne. Parang healthy soup lang siya, di ba? Exactly. Kuha tayo karne? Oo, sige. Tandaan sa buto. Matinik ba to? Matinik, medyo. Yan yung kagandaan. Freshness ng fish. Mm-hmm. Yung creaminess na. Nawawala yung lansa. Exactly yun, walang lansa pare, tama. Pansin ko rin dito, no, ngayon ko lang napansin, yung lapu-lapu, medyo may ano sa konti, no, may bounciness din siya ng konti na ang lambot eh. Iba yung lambot niya sa normal isda. Makapal-kapal siya. Yeah. Uling po tayo pare, ito naman yung... Finally, kinilaw or kilaw. Kilaw, which means pala hilaw. Yung pala yun, guro kuha tayo. Tanigi to pare, no? O, ibang isda naman to, Paps. Tanigi. Yung mataas yun, maganda yung quality ng meat niya. Sorry. Toy lang. Sarap. Ang sarap. Sibuyas, yung asin nandun, yung acidity niya. Perfect pare, perfect na kinilaw. Ikaw ba pare, kung papapiliin ka dun sa sutokil, mamimili ka lang ng isang syllable, alin yung gusto mo dun? Sa akin lang talaga, personally, kilawin talaga. Kasi gusto ko talaga yung medyo fresh. Pangalawa, suba. Kuha ka ng meat ng sugba, ng sinugba natin. Ah, sinugba? Sige, kuha ka. Tapos, lagyan mo ng konting kilawin nga meat. Kilawin? Lagay mo din. Okay. Parang i-combine mo sila. Ito, meron ako dito. Nagpapakasal sila, nagliligawan. Okay, silang dalawa lagyan tapos? Lagyan mo ng sabaw, konting vinegar. Vinegar ng? Suka, sauce ng... Yan, lagay mo sa... Together. Dito? Yan. Okay. Tapos, sige, tikman mo. Tikman ako. Wala lang tong two. Wala yan. Check natin. Tingnan natin kung naku, magmapapahiya eh. Baka sabihin mo, edit masarap mo to. Tapos, baka hindi naman ako. Sarap pa. Ay, pero ano hindi nga sa'yo sarap. Hindi masarap. Tama ka. Dami rin pwede paglaro yung flavors. Yung... Yeah. Yung smokiness niya, tsaka ng citrusiness. Oh, citrus flavor nito. Yeah, bagay. Bagay nga pa. Alam, maganda ka dito, hindi lang yung nagluluto yung may flexibility. Mm. Pati tayong customers na kumakain. Kasi yeah, pwede mo mix and match eh. Sabaw, yeah, inihaw, o kaya gusto mo lang kilawin lang, tas yung inihaw. Kumbaga, mix and match pa rin. Yan yung foodie. Yan yung tunay na foodie. Paps, huling kagat na tayo. Mm-hmm. Dahil may kumakanta na sa kabila. Oh, at saka gutom na din si... Gutom na rin. Oh, gutom na rin yung mga kasama natin. Eh, Doktor. Alam kong natatakam na sila. Oo nga. At tatagalong ko yung salita ko para mas lalo sila maghintay. Pero anyways, pare, maraming salamat. You're welcome, Paps. Sarap ng sutokil, pare, dito sa Cebu. Solid. Cheers! Cheers! Top mata. For this episode, ay dadayuhin natin ang ilan sa mga favorite childhood food ng mga Cebuano. Mula sa famous Siomay Satisa, legendary bakery ng Cardinal, at street style Pungko Pungko. Makakasama pala natin si Pops Kael, isang Cebuano foodie na aking kaibigan. At sisimulan namin dito sa Tisa para mag-siomay. Pops Kael! Nice to see you again. Welcome to Cebu. Maraming salamat, Pops. Ayan. Gagawin natin ngayon childhood food tour dito sa Cebu. Okay. Kasamaan mo ako. Oh, siyempre. Kung bahala sa akin. Oo. Oh. Andito tayo sa first stop. First stop natin ito. Oh. Ano to? Andito tayo sa Tisa, home of Siomay Satisa. Ang dami. Nakita ko nga. Hila-hila rin siomay yan dito. Oo. Pero dito tayo sa kay Kuya Jeff. Prig talaga. Ito yung OG. Oo. Okay. Oh. Patingin mo ba't maraming siomay yan dito? Actually, for some reason, hindi ko din alam. Hindi ko din alam, actually. Baka Chinese influence. Anyways, tingnan natin mukhang wala yung kaldero nila. Yes, sir. Tara, Pops. Pakita natin. Jeff's Siomay ang napili namin. Isa to sa pinakasikat na siomay dito sa Tisa.
Dalawa lang ang flavor na siomay nila, regular at Japanese siomay. Meron daw itong distinct flavor compare sa ibang siomay. Pinapartneran ito ng puso at ang kanilang toyo with special chili sauce. Kael, ano itong nakikita natin ngayon? Sa iyong harapan, the original siomay sa tisa. Ito yun, yung naririnig ko. Okay. So may Japanese siomay tayo, tsaka yung original or regular siomay. Okay, dami nga. Siomay din. Pero Jeff, yung sigat, since 2000 ata sila. 2000. 22 years na. Loose. Lagay mo lang dito. Okay? Or minsan nilalagay natin dito sa sauce. Tapos kuha tayo. Dukot na tayo. At so, makikita mo, average size siomay. Diba? Ito yung typical na regular size ang siomay natin. Tapos, ayan. Tapos dump it in. Chili garlic to, pare. Oo, chili garlic to. Oo, ang dami ko nakuha. Okay ba to? Yeah. Anyways, cheers, pare. Unang kagat natin dito. Hindi to titapay lahat. Hindi pa tinapay lahat. Cheers. Cheers. Siyempre, match natin with puso. Puso. Pero pa mas grabe, ah. Ang sarap ng chili garlic oil niya. Yes, sir. May tamis siya, matamis. Yung anghang. Maanghang. Garlic siya. Pero ang sarap na ininom ng tacos. Pansin ko yung siomay natin, very moist, very meaty siya. Pero papsi ko bilang Cebuanong bata, kinakain nyo talaga to. Yes. Ito talaga yung minsan pag pagkatapos namin mag-inuman. Ah, mag-inuman. Punta kami. Uy, masarap ngayon, ganito pagkain. Ito naman Japanese. Oo, Japanese. Sige. Siyempre nakabalot lang siya sa isang seaweed wrapper. Ba natin. Same lang din. Ang sarap. Pati yung puso. Oo. Dinadump ko siya, ano. Tsaka siya tikman na walang chili garlic. Go. O, para lang matikman natin yung pinakalasa ng siomay niya. How'd you find it? Malasa talaga. May tamis din pa na talaga yung loob niya. Yung mismong siomay talaga. Oo. Saka? Papaparami tayo. Papaparami ka, pare. First stop pa lang natin to, ha? First stop pa lang natin to. Dito yung nanggaling sa tungholan kanina, hindi ha? Hindi talaga. Nagsushoot talaga tayo by schedule talaga. Hindi ito yung last stop natin para sa video na to. Anyways, pare. Salamat. Ang sarap nga. Pero balita ako, meron ka pang ituturo sa ibang childhood food trip dito sa Cebu. First stop pa lang to eh. Ano, punta na tayo? Tara! Huwag tayo magbayad. Wala. Next stop, para sa mainit na panahon, ay masarap maghalo-halo. Pero dito sa Sol's, medyo kakaiba halo-halo nila. Dahil yung nagpapasarap ay yung kanilang yelo daw. Okay. Uy! So, pagkatapos sa... It's you again! Basta! Oh! Ano naman to, Pops? Okay. So, pagkatapos natin mag-somay, maghimagas muna tayo. Okay? Ito yung famous Sol's halo-halo. Ooh, here sa pizza. Parang kakaiba rin yung halo-halo nila dito. Actually, yung sa regular halo-halo, di ba shaved ice lang? Oo. Ito. Ito kasi, ayun, pakita natin. Pakita natin. Ah, may halo na yung parang ice cream. Ice. Oo. Parang bingsu. Oo, parang ganun. Ooh. Cheers. Cheers. Diba, diba? It's not your typical halo-halo. Hindi to halo-halo actually. I mean, halo-halo siya pero... hindi yung halo-halo na regular na matitikman mo. Una sa lahat yung shaved ice talaga. May gatos na siya, no? Yeah, ito yung nagdala ng ano eh. Ito yung nagdala talaga. Matamis-tamis na... Hindi ko alam, pero masarap. Sobrang milky. Mangga pa na yun, di mangga? Oo. Minsan yung gusto ko sa halo-halo eh. Hindi sobrang extravagant. Simple lang, simple. Tama ka sabi mo? Gulaman? Ano pa? Mangga? Mangga? Yung cornflakes? Yun na yun. Yun na yun, shaved ice. Anyways pare, balita ko to after nito. Eh may dadali mo naman ako sa, paano ba? Sikat na bake shop ba? Tama? Oo. Ooh. It's one of the bake shops na nasabi ko. Childhood ko talaga. Okay. Kinalakihan ko. Huwag tayo paligoy-ligoy. Tara! Tara! Para sa next food trip naman ay pumunta kami sa Cardinal Bakery, isa sa pinakasikat at matagal ng bakery dito sa Cebu. Kilala sila para sa kanilang chiffon cake, ensaymada,
at marami pang iba. Pops Kaels, nasaan tayo ngayon? Andito tayo ngayon sa isa sa mga bake shop na kinalakihan ko. Ooh. Okay. Actually, favorite siya ng mom ko. Oh, totoo. So, matatawag tong childhood food din. Siyempre. Okay. Actually, yung bestseller talaga nila is ito. Itong cheese roll nila. Okay. Okay. Ito yun. At siguro, ito muna tikman din natin. Sige nga. Ito talaga, okay. Nahawak-hawak ko. Dari, sige. So, ayan. Sige. Ay, dami ko pinasig. Ayan, okay. Papakita ko sa inyo, guys. Ayan. Okay. Yun. Wow. Diba? Ang masarap, ha? Alam mo, masarap. Madaming balot, eh. Oo, maraming balot. May ano yan, parang pa-suspense. Oo, oh, siyempre. Okay. Ayan. Cheers. Tikman. Cheers, pare. Cheers. Ayan. Mmm. Sarap. Soft. Hindi. Not so sweet. Tama lang. Parang natutulo sa dila mo, yes. No? Yes. Sarap. Kaya crowd favorite talaga itong cheese roll. Not so sweet. Cheesy sa loob. Yeah. Ang lambot naman. No? Pinaka-bread. Sarap pare. What a way to start. Tinatawag nila. Ano ba ito? Chiffon cake. Dito doon sila nagsimula. Dito sila nagsimula. Ooh. Yeah, I think 20 years na ata sila. Oh, available daw ta, lagi ito sa supermarket. Yes. Pero ang pagkakaiba, ang flavor daw nito is orange. Ooh. Bihira ko makita ng orange chiffon cake. Chiffon. Chiffon? Chiffon. Ikaw? May chiffon. Wala, norado ko ngayon. Anyways, tikman natin. Ayan. Ooh, lambot ah. Parang jiggly cake. Siyempre. Oh, wait lang. Ayan. Yun ah, kuha na ako. Itan ko lang ba? Malaking subo. Mmm. Diba? Minsan sa chiffon cake, dry. Eto hindi. May moist. Oo. Oh, medyo moist siya. Right. So, sarap lang din dahil not overly sweet. Pero nandun yung... Yes. Ano yung citrusy element to orange. Ito daw, Pops. Ano to, pare? Bago nila to. Mm. Okay. This is the Hokkaido cupcake. Ayun. Oh, looks interesting, oh. Oh, diba? Ano ba to? Ano ba to buksan? Premium to, ha? May Cardinal pa talaga na branding. May oh. QR code. Mm, okay, sige, kuha rin. Wow, ah. Makapal-kapal siya. Ayun. May cream siya sa loob, guys. Cheers. Cheers. Cheers, pare. Ooh, ang sarap eh. Kala. Nasunig ka. Wow. Super creamy. Actually, first time ko ito man eh. Oh, bago doon nila ito eh. You guys should try this. Alam mo yung lasa niya? Mas sa gitna ng vanilla tsaka cheese. Yeah. Ganun. Ang sarap. Ang tamis. Ang creamy. Ang sarap nung... Ito compliment kasi yung sponge cake. Ito yung ubi cake nila. Yung famous ubi cake. Famous nila. Din ito. Let's dig in. Ah. Tikman natin. Cheers! Cheers! Ooh! Diba? Grabe! Ubi-ubi talaga! Right? Hindi siya katulad ng ibang cake na naka-artificial ng lasa. Oo! So, kaya... Yung sweetness niya, nanggagaling ko sa mismo ubi. Yeah. Ang sarap pare, ang wow. Pops, na-sugar rush ako doon. Pero pare, sarap ah. Quality quality. Para talaga akong Cebuanong bata dito. Kami nag-e-enjoy eh. Yeah, siguro yeah, pagkain bata yung gato. Pero, kailangan pa siguro natin pumunta sa next food trip natin. Yes. Ready ka na. Stay tuned, guys. Tara! Sa huling food trip, imposible na naging estudyante ka sa Cebu kung hindi mo nasubukan magpungko-pungko. Pungko means to squat or to sit on a low bench, which is ganito yung way ng dining na pagkain dito. Pero in terms of food, merong iba't ibang deep fried goods. Tulad ng ginabot or chicharong bulaklak, chicken skin, yempo, at marami pang iba. Nandito kami ngayon sa Pungko-Pungko sa Fuente, kung saan pinagsama-sama ang mga original na nagbibenta ng Pungko-Pungko. So Brad, nasaan yes. tayo ngayon? Nandito tayo ngayon sa famous Pungko-Pungko sa Fuente. Pansin mo dito, oh. Ang daming stalls, no? Ano ba ito? Pare-pare sila hindi? Pagkakaalam ko, iba-iba sila ng owner. Ah, pinagsama-sama lang sila. Parang food court na puro Pungko-Pungko. Ito meron. Kuya! Yes. Ano pangalan niyo, sir? Jun, sir. Sir Jun. Apa. Tawag dito? Dito lang ba talaga original place niyo? Apa. Ah, dito na talaga? O dati... Sa gilid. Diyan na kami sa gilid. Ah, sa tapos gilid pinagsama-sama... Apa. Bali, actually, ano kami, sir? 12 kami lahat. 12 kayo. Ah. Tapos, dinivide lang kami. Ah, may iba pang lugar? Hindi po. Bali, ano po? Ini-schedule lang po kami. Ah, schedule. So, hindi ka... Ikaw kanyari. Tuwing kailan ka na... Every 3 days po kami.
Kaming grupo, every 3 days lang po. Monday to Wednesday. Tapos, Thursday hanggang Saturday, iba naman. Ibang nagbibenta mo ng pokok? Ibang grupo naman. Ah, ganun pala dito. Sir Jun, maraming salamat. Iba. Thank you. Pero Paps, balita ko. Kasi iba tayo kakain eh. Actually, nung college kasi ako, so medyo tipid-tipid hits pa tayo. Okay, okay. May kinakainan talaga kami na actual pungko-pungko. Yung roadside? Oo, sa roadside talaga. Kaso doon tayo kakain ngayon? Oo, doon tayo kakain ngayon. So, if you're ready. Ready na ako. Mukhang... I'm ready. Medyo I'm ready to pungko-pungko. Natatakam na din ako eh. Okay, Pops. Tara. Tara. Let's go. Pops, ito na yung sinasabi mo? Yes, ito na yun. So, I'm here. Nung college ako, okay, dito kami kumakain. Okay? Ito yung school ko. So, after, so tipid hits tayo eh. Oh. Ito talaga yung pungko-pungko. Yes. Nakaupo ka talaga. Yes. Oo. So, ito si Ate Cheche. Ay, ate. Ate Chichi ba? Cheche. Chichi. Chichi. Gano'ng katagal ka nagbibenta ng pungko-pungko? 16 years. Wow, ang tagal na. 16. Legendary na ba to? Yes. So, ngayon, medyo unfortunate lang kasi hapon na ngayon. Uh-oh. Halos ubos na. Pero usually, ano bang pungko-pungko na binibenta nyo, ate? Ano ba yung mga laman yan? Parang bulaklak, lumpia, uyong. Ngayon, kahit pa paano, swerte pa rin. Meron pa. Ngayon tayo dito ng terang. Ano ba to? Ginabot? Yes, ginabot. Sausage, tsaka? Dila. Ay, dila ng baboy. Ayan, ginugupi. Ito, dila. Oo. Dila ng baboy. Ginabot. Ginabot. Yes. Ginabot. Chicharong bulaklak. Okay. Yung gunting mo ate, 16 years din yan. Di ba? Hindi rin. Ano? Usually ate, sino mga ano mo? Customer mo? Pati mga doktor. Oo. Oh. Kasi hospital kasi ito eh. Oo. So sabi nga nila dito talaga yung pungko-pungko, lahat tayo kumakain. Oh. Walang walks of life. Lahat. All walks of life. Oh. So yung pansin ko, no, usually yung pungko-pungko nakalagay sa, ano ba tawag dito, storage box? Okay. Kung alam puso, okay, bigay mo dyan. Pili ka na kung anong gusto mo. Okay. So gano'n sa'yo, ginabot. Oh. Ako, siguro gusto ko intriga ako dito eh. Yung dila. Dila, o. Oh. Tingnan ko na yung ginabot eh. Sige. So pag ganito, kukuha ko, sasadok ko yung sibuyas sa yung chili. Okay. Ayan, o. Oh. May sili. Yes, sir. Ako rin. May sili ka ba? Ayan, may sili ako. Sili. Ay, ako rin. So siguro, sibuyas tsaka. Ay, thank you ate. Meron pa. Ayan, meron din ako dito. Ito yung gusto natin. Gitna ng kanto ng Cebu. Pungko-pungko. May mga kotse dumadaan sa likod mo. At nakatingin sila sa atin ngayon. Ayan, may mga audience ka. May mga audience sa dito. Cheers, pare. Cheers, cheers. Sulat yung dila. Ano pa lang ba? Susundan nila dito. Oo. Pati ano mabuksan to? Ah, ito. Yan. Si Blake ito na hapa yan. Pati ito. Nilulublok ko rin. Masaw-saw din. Oo. Walang tapon. Ah, diba? Ang sarap ng suka. Kakaiba to ah. Meron dito. Ah, matamis. Mm-hmm. Parang ano? Ah, longganisa. Kaya maganda siya isaw sa suka niya maanghang. Oo. Diba? Maganda yung ganda, no? Ano ang pansin ko nga sa pungko-pungko? Mm-hmm. Ano lang talaga to? Ito yung pagkain na mabilisan din. Yung di, ayaw mo na nung lulutupan, magandiyan nagmamadali ka, yes, upo ka lang saglit. Oo. Tapos, pagkaan sa bulsa. Oo nga. Budget hits tayo. Ito ano ba yung ganito? Ito, pagka, ate, diba 20 pesos to? Ito 20. Yung dila magkano? 20 din. Ito pa sa'yo. Kuha tayo maraming sibuyas sa kasili. Yun. Maraming salamat, Kael. It's my pleasure. Okay, I hope you enjoyed Cebu. Sobra pa. And the places araw na to. I used to eat. Masasabi mo, Paps, natin pinuntahan natin childhood food lahat yun. Oh, definitely. Yung araw. Definitely. And, brings back so many memories. At what a way to end this childhood food tour. Cebuano childhood food tour. Yes. With a pungko-pungko. With a pungko-pungko. Cheers, pare. Pare ng Kael. For this episode, ay kakain tayo ng sikat na Bisaya soup dish na pangalan eh, Balbacoa. Kilala rin ito bilang cowskin soup. Dito, sa isang roadside sa Naga, Cebu, ay matatagpuan ang Yancy's Balbacoahan.
1 a.m. pa lang daw ay nagsisimulan sila mag-prepare. 8 a.m. na umaga ngayon at ito ang almusalin natin. Makakapanayam natin si Miss Yancy herself, ang owner nito. Miss Yancy, maayong buntag. Maayong buntag. Kasama ko ngayon si Hydol Steve. Hello, ma'am. Okay. Miss Yancy, unang tanong namin, ano bang balbakwa, basically? Ano bang authentic Bisaya balbakwa? Ang balbakwa, meron siyang mga tenga, balat, buto, takong, tupod. Rich in collagen po siya. Pero yung balbakwa, it means balat talaga, di ba? Ah, balat. Balat ng baboy, baka. Baka. Ah, baka. Yeah. Tapos, Pops, yung sabaw niyan, ano talaga siya? So basically, medyo red yung sticky yung sabaw niya. Yun nga eh. Ilang oras na... Tinalambot. Mga ilang oras, ma'am? 3 to 4 hours. Yung tagal. So yung bata yung karne, 3 to 4 hours. Kung matanda na matagal. Ah, may ganun. May age discrimination pala tayo. Girl na baka. Ay, ganun pa yun? May gender? Matagal. Ah, may gender? Ano pa yun? Yung lalaki, madali lang talagang pakuluan. Madali na yung pangulo. Pag kami, madali na kami. No? Sa balbako soup nyo, ano yung parang nagpapalasa talaga? Yung tamis anghang niya. Ooh, interesting ha. Yeah. Tamis anghang. Tamis anghang, alat-ala. Tapos usually, sino mga customers niyo dito? Layo mga customer namin, sir. Dayo? Dayo. Ah, dumadayo talaga. Dumadayo talaga dito. May iba galing Dumaguete, Negros, sa North. Ma'am Yaji, ilang kaldero yung usually maubos sa isang araw? 4 na kaldero yung malalaki. Sobra! 32 sa day. Totoo ba? Pero hindi lang balbakwa yung sineserve ninyo. Ah, oh, ano pa ba? Kaming iba, may lanchaw, kaldera tang kanding, puchero. Wait lang, lanchaw? Ano lanchaw? Lanchaw. Ano po yun? Exotic food ng mga lalaki daw yun. anong klaseng meat po yun? Pwede yung bang mas specify? Secret lang. Parang kung ngayon, mas secret lang. Wala mo nakakarinig. Kita ay tatlo lang. May ari ng baka, itlo, balat ng baka, yung ugat. Soup number 5? Soup number 5. Ari ng baka. Ari ng baka. Itlog ng baka. Ito na naman, mag-meet na naman tayo. Ito huling tanong, Miss Yancy. Sa tingin mo, marami, ang balbakwa kasi Bisaya dish yan eh. Yeah, yeah. Marami nagbebenta ng balbakwa. Pero bakit naiiba ang Yancy? Iba kasi yung timpla niya sa ibang balbakwa. Kaya dinadayo ng mga tao kahit malayo kung punta dito. Miss Yancy, maraming salamat. At excited na kami tikman ni Hydol Steve ang inyong balbakwa. Nagbihintay natin. Tara! So, tingo. Parang songbird. Original Velasquez. Mga 4 na kaldero ang nakasalang dito. Yung 3 kaldero ay yung balbakwa. At yung isang kaldero naman ay ang tinitawag nilang lanchaw. Umorder na kami ni Hydol ng balbakwa at lanchaw. So, nandito na si famous Yancy's balbakwa. So, balbakwa, tsaka meron din tayong binigay na parang tuwalya na type na ibang parte naman. Student. Tapos, of course, yung favorite mong soup number 5, yep. Translated in Cebuano. Yeah, it's similar with the balbakwa stew type, pero tawag namin to lansiyaw. Lansiyaw. Okay, lansiyaw. Okay. Pops, alam mo, maganda dahil lahat to unhealthy. Mm-hmm. Simula tayo sa pampalis konsensya. Oh. Lumpiang sariwa. Lumpiang fresh gulay. Lumpia. Fresh lumpia. Sige, Pops, kuha ka rin sa'yo. Sige. Pops, alam mo ano sa loob niya? Coconut meat. Yeah. Coconut meat, carrots. First time kumakain ng fresh lumpia ng coconut meat yung loob. Ah, ganun ba? Oo, kasi yun. Okay ba? Nagaganan ko na. Then sa labas, yun yung egg wrapper niya. Mm-hmm. Doughy siya ng konti, parang pancake-like. Okay, so sa akin dito, sa akin muna, meron ako ditong... Gating na ba ito? Oh, grabe. Nagpapahiwatig na yung ambulansya. Look at that. Ang laki, ha? Yung balat. Oo nga, pare. Ang laking tinga nga. Isang buong kaliwang tinga ata ito, you know? Wow. Sa'yo naman? Sa akin is yung knuckles. Parang tuhod ata. Mataba-taba rin. Oo. So, okay lang. May ambulance naman, eh. Anyways, sabaw muna tayo. Sige, try natin. Sabaw. Tama ka nga, no? May kalaputan siya ng konti. Oo. Oily. Cheers. Cheers. Ooh.
Parang nasa kagubatan tayo. Ayun. It's spicy, Pops. Yeah. Spicy. Yun yung isa sa kick niya. Yung lakot nga niya, no? Alam mo, maaming ko siya. Parang Paris din eh. May konting element ng Paris din sa Paris, pero yung malapot, may asim, tamis ng konti, peppery siya. Yeah. Tapos, hindi ko lang kung nagpapalasa sa kanya, yung sili rin, nagpapalasa. Pops, parang kulang ko itong walang sili, no? Titira na ako ng karne. Alright, bring it on. Paano to, pare? Ito ba? Isang kagatang ko to? Kagating ko na lang? Ganto pa to? Diretso na lang? Kita mo sa kanila. Ay, cartilage ah. Dami. Oh, wow. Kita-kita. Pare, ibang klase dito. Isang buong kaliwang tenga ata to. Ako muna. Sige, go ahead. Pops, ibang klase. Isang buong kaliwang tenga ata to. Itman natin. What do you think? Lambot. Tapos yun yan, medyo, alam mo, may muscular element na konti. May lutong at chewiness dahil sa... Tingnan siya. Oh, sarap. Ang lambot. Medyo slimy siya ng konti, no? Oh, yeah. Pops, ikaw naman. Ano meron dyan? Maliit lang yun sa akin, eh. Tanggal kasi sa sobrang lambot. So, we have the yung skin ng knuckles niya. So, try natin. Melts in your mouth. Ooh, tingnan. Sarap. Gusto yung texture ng balat? Medyo slimy, tapos napaka-soft, tender. Tsaka yung spice talaga may kick. Sige, ako gusto ko tikman tong medyo balat naman. Para balba ko talaga, balat. Yung lambot, ayun pa feel ko nga. Ganda rin po papakulo dito. Lambot natin. Yan yung specialty ng Cebuan, mga Cebuan, yung humba. Ah, humba! Parang adobo. Yung adobo ninyo. Yeah, ooh, sige, tingin tayo. Sige. Cheers! Cheers. Yung lambot. What do you think? You know what I think? I need a rice place in a Korean. Oh, this is not rice. This is corn. Of course. This is mais. Yeah. Okay. Nakalagay sa... Okay, sabi ko sa'yo, no? Yung ganun, no? Pops, masarap yan. Oh, masarap yan. Go ahead. Sabi ko nga, alam mo, ako para sa akin, ha? Iba siya sa adobo, eh. Ito talaga, may sarili siyang timpla. May sarili siyang katake. So, sa akin, sige, adobo siya. Pero hindi, humba siya. Hindi ka adobo. Hindi ka adobo. Isa kang humba. Sige, Pops. Ngayon, kasi try mo na ang balbakwa with fermented fish namin. Tawag namin dito is ginamos. Ginamos? Bagoong siya? Parang bago, yeah, bagoong. Kasi fermented small fishes siya eh. Kakaiba, tingnan mo. Medyo panlaing. Parang huli, green sea. Paano pa ito, pare? Kukuha ko, lalagay ako dito. I-dip mo lang. I-dip ko. Pwede mo i-dip. Pwede mo isos papaliguan mo ng konti. Ganun. So, of course, yung bagoong, mix natin ng konting vinegar tsaka kalamansi para magiging masyadong citrusy siya ng konti. At saka, of course, dapat maanghang. Okay, so yan, karne. Lagay ako na. Sige, go ahead. Konti. Yun. Masyado. Okay, go. Woohoo! Strong flavor. Lakas. Yung say, no? Ano siya, parang patis, eh, no? Yeah. Mas malakas na patis. Ito yung bagong isda nga talaga. May lansa pa ng konti. Pero sarap bagay. So, we have our last dish na pa. Uy, ito na ba yun? Yeah. Yung ever. Uy. Famous. Uy. Na okay sa mamaya. Uy. Na at saka bukas ng madaling araw. Ang Lanxiao. Lanxiao. Famous soup number 5 ng Cebu. Okay, Lanxiao. So, heto na naman. Matagal-tagal na akong hindi nakaka... Kakain ka rin, halika. Kasama ka. Alam mo kung lang kakain ng ari. Sabi tayo, kakain ng ari ng baka ngayon. Hanap tayo ng ari. Yung pinis. Ayun, parang yun yung tip, ha? Yun, o. Oh, ito yung pinis, oh. So, sige, isang kagat. May ari, may itlog. Complete. Complete tayo. Ibang atake. Matamis. Tapos alam mo, tomato sauce. Ang sarap. Strong na tomato sauce niya. Para siyang ano, hydrated soup based kalyos. Ang sarap ba? Yeah. Ang sarap. Similar talaga siya sa kalyos na lasa. Although, pero napaka-potent po yun. Oo, tama. Napaka-potent.
Pops Steve? Pops Jay? Ano masasabi mo sa balbakwa? Paano ba siya bilang Cebuano, tuwing kailan ito kinakain? Okay, paminsan-minsan lang. Kasi alam naman natin na napaka-oily siya. So, basically, I think weekly, okay na siya. Lalo na pag yung umuwi sa probinsya, mga tao, kasi ang daming mga province sa South. Ooh. So, pwede kayong dumaan dito, kain kayo ng balbakwa. Okay. As for everyone's information, okay lang ba i-inform na yung balbakwa? Ooh. As for everyone's information, yung balbakwa is originated talaga dito sa Visayan region. Kahit nasa Mindanao, nandun siya. So, it's basically derived from a word, barbacoa, sa Spanish. Pero hindi siya kasimilar na pagkaluto ng barbacoa. Diba alam mo yung barbacoa, parang roasted siya? Roasted siya, ito iba. Dahil lang modern, mixed with Cebuano, Chinese, and Spanish, ayun, nabuhay yung balbacoa. Oh, nice to know ako, Kuya Kim. Maraming salamat. Pero anyways, no problem. Idol Steve, maraming salamat. Sarap ng kwento na. Madam, bait din eh, no? Mabait siya. Ngayon, kakain pa tayo kasama mga kasama natin. Alright. At cheers. Let's, after nating kumain ng itlog tsaka ng ari, let's pack one. Sana nag-gets ngayon. Cheers. For this episode ay dumayo kami sa Carcar City, pinangalan ng Carcar sa isang town sa Spain. Pero in terms of food, dito matatagpuan ang palengke na puro lechon. Pero bago tayo pumunta ng palengke, ay mag-chicharon na rin tayo dito. Hile-hilera ang chicharon stalls dito, pero ang napili ko ay ang Luis Chicharon. Pops, nandito tayo sa Carcar, dito sa sikat. Maraming, actually maraming hile-hilera ng chicharon dito. Pero napili ko, isang pinakasikat, ang Luis Chicharon. Madam, ang pagkakaiba dito, balita ko, meron ka daw pa-frites. Totoo? Oo, meron. Pwede? Ang bilis ah! Meron ka agad? Meron. Oo, ang pagkakaiba, napansin ko sa Carcar chicharon, eh, hindi lang siya yung balat eh, no? May konting taba, may konting laman siya. Oo. Kung narinig lang. Pansin ko, chicharon nila, not too salty, hindi ka na maalat, no? Purong-purong baboy na. So, sobrang lutong. Tapos, gusto ko dun, ang lutong na rin pinakataba natin. O yun, tapos. Kasi ano mo lang sa'yo. Nalagay ko. Sige, ganyan ko lang. No, okay ah. Para mo, pag ito, ito pre-taste, panagado, wala tumitikim, no? So, meron din. Look at that! Ito na itong pinakamanghang na chicharon na nakita ko sa buhay ko. Tikman natin, ate. Sabayan mo ako. Ayaw pa tayo. Oh, bakit? Dapat tayong dalawa daw eh. Hindi sa mga hang. Sakta lang pala. Itabis ka ng konti. Sarap ha? Ito ang Luis. Ganun ako tagal ko. Since 1950 pa. 1950 pa daw. Grabe. Yan ang pinakaano sa... Ang finish ha? Kahit tawag dito, almost 70 years yung teacher niya, malutong pa rin ha? Since 1950 pa to? Ito mismo? 1950 pa? Since pa siya. Ah, sorry, yung kayo. Ayun, kalaw yung pati teacher ron. Ayun, sate. Thank you so much. Sige. Thank you. Yun, appear. Pops, ngayon, gawin natin. Nag-teacher ron sa Carcar. Lilipat tayo ng palengke. Kakain tayo ng Carcar lechon. See you. Charwa! Okay ng appetizer. Kaya naman, pumunta na tayo sa Carcar Public Market. Papsa, para ko artista dito dahil pinagkakaguluhan na ako ng mga tindera para bumili sa kanila. Mga Paps, nandito na tayo sa legendary Carcar Market kung saan matatagpuan mo kaliwat kanan pare. Punong puno ng lechon. Mata pa lang, mata ko pa lang parang hina high blood na. Pero dito tayo kakain sa sikat na Rochelle's lechon. Mga pangbabata. Okay. Pero kini masarap, dali ka mo pahuway. Mas madali nga mo pahuway kam. Paplat ka. So subtitles ko na, pero anong sabihin nun, Paps? Ibig sabihin yun, pagkakain ka ng lechon, diretso ko na pahinga. Ha, ba? Pag gulay ka, doon ka papahaba ng buhay. Okay, parang hindi ko gusto yun ah. Pero total, ito na yung buong lechon natin pare. Actually maraming tabi-tabi dito. Pero isang buong glazing, Paps. Glazing. Miss Rochelle, yes. Magandang maayong adlaw. Adlaw na ba? Maayong buntag. Ay, maayong buntag. Hindi, tanghali na eh. Ay, umaga pa lang pala. Maayong buntag. At ito ang, ikaw si Miss Rochelle. Yes. Oh, ito yung lechon ninyo. Carcar lechon. Unang tanong ko, ano siya nagsisimula mag-ihaw? Mga 1 a.m. Alauna pa lang. Oo. Tapos yung baboy namin, tinapat
patay dun sa slaughterhouse. Tapos nakakailang lechon kayo kada? Sa ano, sa weekdays, mga 5, pero weekends, mga 10 or more. Wow, 10 weekends! So, ano yan? Normal na normal ba talaga yung may pupunta lang dito na Cebuano at sa order ng lechon? Kasi sa Manila, ang di ba, sa Manila, pag kakay ka ng lechon, may special okay, birthday, graduation. Dito, kahit normal na araw lang. Mga tourists naman, usually yung bumili. Ah, totoo. Pero may mga Cebuano rin talaga. Oo, meron. Ang huling tanong ko, Miss Rochelle, maraming lechon na dito. Sa tingin mo, anong pagkakaiba ng lechon mo sa kanila? Yung lasa. Yung lasa. Lasa. May sariling timpla yan. Miss Rochelle, maraming salamat. Kaya binihintay natin. Tura! Tura! Paano ba proseso nito? Bali, pipili ako ng gusto kong parte. Thank you. Ikaw bilang lechonera, ano bang masarap na parte dyan? Mas masarap yung ribs. Ribs? O sige, yung pwede ko ba orderin yun? Sige. Uy! Oo! Hati, nakakatakot yan ah. Parang nagagaling ka ba sa asawa mo, may nahampas mo ng ganyan. Yun! Yun! Kila. Naku, lahat ng galit ni ate nilalagay na sa lechon, no? Grabe, ang ano, super juicy niya. Tignan, no? Naku, bango. Tapos, siyempre, yan! Yung tatin, damihan. Damihan mo na ang konti. Yan. Kukurot na ako. Libreng kurot ba to? Libre. Pare, unang balat ng lechon dito sa car-car, tikman natin. Mm. Wow! Sausaw natin sa sabaw para mas lalong sumarap. May sabaw ba? Ito, tikman mo. Audrey, tikman mo! Grabe! Sobrang malinam naman ang lasa niya. I mean, the marination, yung sabaw na yun, medyo oily, salty. Hindi ko alam kung tanglad ba meron yun, pero ang sarap, ang lutong. Very oily, makinang-kinang siya, tapos medyo fatty siya sa loob. Gawin natin, kay food tour sa taas, doon tayo kakaon. Tara! Pops, saan pa ba masarap maglechon kundi sa food court sa taas kung saan sa baba mo kitang-kita mo pa yung nagbebenta na lechon. Ito na yon. Isang kilo ba to, sir? Isang kilo? Isang kilo ba to? Kanina? Sobra. Ah! Isang kilo na may pasobra pa. Tikim tayo. Siguro, natikman natin yung balat kanina. Tikim naman ako ng karne ngayon. Ooh! Chefs! Look at that. The fatty goodness. Yung kapal yung layer niya, tapos medyo oily siya. Tikman muna natin as is. Ang lambot, ang juicy. May oily niya siyang konti, pero masarap na pagka-oily niya. Tapos sa same time, papansin mo, yung fattiness niya, ano, hindi nakakaumay eh. Ang sarap pare, ang swabe. Ang gagawin ko ngayon, isasawsaw ko sa... Ang tawag sa suka na to, Pops, pinakurat. Ayan, special suka to. Mmm. Wow! Diyos ko, mabibigla ka nga talaga. Ang sarap ha. Alam mo, hindi ko alam kung mabawang ba siya o maluya. Naguguluhan ako, pero ang sarap niya. Manghang din ng konti. Perfect na perfect. Tapos, meron tayo dito, freebie to, no? Freebie. Dinuguan, Pops. Ooh, sarap. Ooh! Ang inin. Gawin natin ngayon, meron tayo dito ng puso. So, kuha tayo. Ayan. Tapos, kuha ko ng balat. Tapos, gagawin nating samgyupsal. Aha! Sarap ng ano? Sarap talaga ng balat. Ibang klase. Sa mga tiga Manila na nanonood ngayon, para din sa inyo to. Balat ng lechon sa karkar.
For this episode, magdi-dinner food trip tayo. Pupunta tayo sa dalawang legendary kainan dito sa Cebu. First stop, dito muna tayo sa Conching Native Chicken. They are serving Cebuano since 1968. And ang superstar ay ang kanilang iniihaw na native chicken. Liga Pops, tikman natin. It's dinner time, pare. Dito tayo sa legendary Conching's Native Chicken. Ito na, pare. Bilis. May luto na agad. At napansin ko sa kanya, no? A smaller than a common lechon manok. Pero ang daming herbs sa loob. Actually, very aromatic siya kung maamoy mo. At hindi ko alam ano ba ito. Onions siya. May onions ako nakita. Check natin. Siguro kuha tayo sa... Ooh. Manipis na pis, ha? It's thinner than a usual na lechon manok. At tikman natin. Sarap nga, linamnam, pare. Yun nga, syempre native chicken, it's a 2-year than a regular lechon manok, pero mas malasa, mas malinamnam. Yung balat natin, hindi siya sa crispy side eh. Medyo rubbery siya ng konti. Pero masarap, promise. Ayan, so gawin natin, dip natin. Ayan. Tapos siguro, kagat na rin tayo ng sili. Appetizer muna. Bagay nga, pare. Ang sarap. At ang ahang nun. Next, Pops, para sa ating dinner iyaw-ihaw night, may pupuntahan tayong sikat na iyaw-ihaw din dito. Tara! Next, dito tayo magsi-seafood feast. Uso din talagang sugba or ihaw dito sa Cebu. Nandito tayo ngayon sa A1. Ito ay isang sikat na restaurant para sa kanilang iba't ibang ihaw-ihaw. Nagpa-ihaw ako ng yempo, pusit, at ang kanilang napakalaking tasik. Tapos yung perfect partner ng ating inihaw is yung kanilang napakainit na tinola na barakuda. Pare, ang sarap ng dinner natin ngayon dito sa Cebu. Ultimate ihaw-ihaw feast. Pops, dito sa A1, hindi ito yung driving school, kundi isang sikat na seafood restaurant for 30 years na sila. Simulan natin sa kanilang inihaw na yempo. Ay, ano ba? Ayan, wala munang... Tikman natin. Ang sarap ng pagkatusta. Kasi yung pagpansin ko dito sa Cebu, yung isang version nila ng kanin, mais. So nakain na yun sa linarang, pero makikita mo, parang kanin lang din talaga eh, no? Ito yung tinatawag nilang tasik, pare. Ang laki. Half body ata ito eh, no? So ito, buntot. So gawin natin, kuha tayo dito. Ooh! Wow! Wow! Very meaty siya, ha? Sarap ng isda. Sobrang lambot, malaman. Pero Pops, nagulat akong gano'n siya. Kalinamnam. Pakita ko sa inyo, pare. Look at that. Ang lambot, sobrang lambot. Perfect yung pagkakaluto niya. Look at that. Next natin, meron tayo ditong inihaw na pusit. Patakan natin ang clemency. Tapos, kuha tayo siguro. Ito. Black na black yung ano niya. Pusit ah. Smoky, chewy. Tapos alam mo, nakakatawa lang kasi parang siyang alam yung adobong pusit element. Yung sauce niya ganun. Yung ink yun. Yung ink niya. Yung nagpapalasa rin sa kanya. Next natin, ito yung ating tinola. Sikat din sila para sa kanya yung tinola. Ito yung barracuda na naman. So, gawin natin. Lagay tayo ng barracuda. Tapos, pansin ko, yung pinaka-ingredient niya, may nakita kong kamatis. May dahon din ng sibuyas. Lagyan natin sabaw. Maalat-alat siya ng konti. Para siyang paksiw. Mas may asim ng konti. Konti-konti lang, pero sarap ah. Very, paano ba i-describe siya? Very seafood-like yung flavor niya.
Sarap. Punta tayo sa mismong isda. Kuha tayo ng karne. Ayan, no? Ito yung barracuda natin. Ayan. Tapos, kuha tayo ng mais. Kuha tayo pa rin. Sarap. Ano mo? Yung texture niya, medyo pa sardines. Parang ganun, makapal-kapal siya. Very strandy siya ng konti. Pare, kung magdi-dinner kayo sa Cebu, siguro it's a must try na dumaan kayo sa A1. Hindi lang sila magaling sa driving. I mean, sorry. Hindi lang masarap yung pagkain nila, pero very fresh. Masarap kumain dito sa aming pamilya. Huling kagat para sa inyo. For this episode, kakain tayo ng kakaibang street food dito sa Cebu. Dito sa Delifas Tungolan, mahanap mong iba't ibang laman loob street food. Ang Tungolan ay nanggaling sa salitang tungol, which means stomach ng baboy. Pero dito sa Delifas, nagbebenta din sila ng tumbong, small intestine, large intestine, atay, at marami pang iba. Krabby Pops, wala pang tanghali pero blockbuster na agad ang pila. Pero bago pa lalo dumami ang tao, makipagkwentuhan na tayo sa laman loob queen ng Cebu na si Miss Delfa. Makakasama nga rin pala natin ang aking kaibigan na Cebuano na si Pops Kael. Miss Delfa, maayong adlaw. Maayong adlaw, sir. Kasama ko ngayon si Kael. Hi, sir. Cebuano. Hi, rin yan. Oh, Cebuano. Cebuano rin. Okay. Pops, nandito na tayo yes. Sa legendary Delfa's Tungolan. First Ma'am, time ko. First time mo ba dito? Yeah, first time. Ma'am, ang daming tao. Ganito pa talaga oras, ganito talaga karami tao dito? Magsimula ng 8 a.m. sir, marami ng tao. Ano bang tungolan? Ano ba siya? Yung ano, laman loob ng baboy, sir. Lahat yun, laman loob ng baboy, except the adobo, yung okay. Pisingi. Oo, bago yun namin. So ano-ano yun? Ano-ano klaseng laman loob? Liver, heart, yung ano, yung... Bitoka ba yun? Bitoka. Yung stomach, opo. Pinaka the best seller po namin, yung tumbong talaga. Kahit 200 kilos a day, sir, maubos yun talaga. Hindi ka palang tawaging, laman loob queen. Ma'am, sino usually mga customers yun dito? Dami, sir. Hindi lang mga ultimo, mayroon ding mga politiko. Ooh. Opo. Ay, pwede kang sabihin lang. Hindi po. Wala kayo sabihin. Baka magkabilang partido eh. Kumakain pala yung magkabilang partido. Sir. Wala pala dapat. So, wala pala. Ma'am, katulad ko, first time ko dito. Paano ba kainin tong tungolan ninyo ba? Pumili ka lang dyan. Okay. Tapos, bigay mo sa mag-cook. Tapos okay. Lulutuin. Yun. Para pag-serve namin, mainit talaga. Galing kawali pa. Fresh talaga. Akala ko gluto na, tapos piling ka lang. hindi po. Kaya, so freshly made lahat. Kaya daming pila kasi kailangan pa talaga. Pero madali namang magluto. Walang isang minuto yun. Kasi luto na yun. Anyway, sa tingin mo, huling tanong, Miss Delfa, sa tingin mo, sa daming kainan dito sa Cebu, bakit kayo nag-i-stand out? Bakit ang dami yung customers araw-araw? Sa lasa first, yung sa amoy, wala talagang amoy yung mga laman loob namin. Oo, wala siyang amoy. May minsan kasi yung meron eh. Yung pag-process namin, yung pinaka-secret namin yun. Kael, excited ka na ba kumain ng internal organs ng baboy? I'm so excited. Excited ka na talaga? Yung totoo yan ha? Totoo talaga excited ka? Oo, totoo yan. Okay. Miss Delfa, maraming salamat. Pakain na kami ng ibang-ibang laman loob ng baboy. Kabinihintay natin! Tara! Ready na kami kumain ni Kael ng iba't ibang deep-fried laman loob. At kung mapapansin mo, no, kulay pula ito dahil sa tsuwete. Tapos, meron din niya nakalagay na dahon ng sibuyas. Namili na kami ng iba't ibang laman loob na gusto namin kainin. Tapos, ipiprito na nila. At ito na ang iba't ibang signature food ng Delfa's Tungolan. Pops Kael! Yes, sir. Narito na ang ating iba't ibang internal organs sa Cebu. Pops, ito may pinakamarami internal organs na kinumas isang... So far. Sa buong buhay ko, ito pinakamadami. Sa buong buhay ko rin, pare. Ito rin eh. Sumasakit na yung bata ko. Pansin ko lang dito, Brad, no, sa Cebu. Ba't mamahili ka mga Cebuano sa fried food? Actually, ngayon ko lang din napansin ang sinabi mo. Actually, growing up din, panipito nga din kami. Bakit kaya?
ko rin alam. Pero siguro kasi madali siyang kainin eh. Kasi, ah, mabilis. Oo, oh, tama nga. Kainin ang kamay mo, pwedeng dalhin, pwedeng isupot. You know, so... So sa tingin mo, fried food represents Cebuano street food well, parang ganun. Parang ganun. Parang ganun na rin. Parang ganun na rin eh, di ba? Lahat naman eh. Mamaya, makikita mo. Anyway, so, eto, meron tayo dito iba't ibang laman loob ng baboy. So, ang weird lang nito kasi laman loob sila, tapos papasok din sila sa loob natin. So, parang magkikita yung laman loob ng baboy, tsaka laman loob natin, magkikita. Ito, meron tayo dito, ito yung tungol nila, pero hindi pati yung super crispy. Right. Mild cook mild lang. Mild cook. Oh, laki naman nung nakuha ko. Ayan. First time ko din actually. Kahit wala pang sausawan ah. Malasa. Sobrang malasa, in fairness ha. Nga ba? Medyo, ano ba? Para siyang medyo salty ng konti. Eh pagka-saltiness may, feel ko may vinegar din yun. May vinegar, binabad siya sa kalamansi, may asim siya ng konti. Mm-hmm. Reminds me of parang ano, yung makunat na lechon. Ah oo, medyo chewy. Medyo chewy. Chewy siya ng konti. Walang baho no? Wala. Walang lansa, ah, walang baho. Walang ano to ha. Malinis talaga siya. Malinis talaga siya. Punta na tayo. Ito naman, nakikita ko. Ayun, ito. Pisngi. Pisngi. Chicks. Kuha tayo. Cheers! Cheers. Sarap. Sarap. Asa lechon ko, wali nga. Parang chicharon lang din. Pansin ko lang dito, makapal yung layer niya ng fat. Ayun, makita ko. Ayun. Gusto ko marami sibuyas eh. Ayun. Ito, small intestine. Tapos maliit na portion. Ayun. Ito, sour kid. Oo, na ako, sorry. Sarap. Sarap, ha? Parang buchi, parang gano'n. Oo, parang buchi nga. Buchi talaga. Pops, I respect you, ha? Pero kung seryoso, kung ayaw mo talaga, okay lang, ha? Titikman to, para sa'yo. Wow. Hindi siya gumakain ng atay, pero para daw sa akin. Para sa Chewy Show. Ayan, sausaw ko na muna. But para sa Chewy Show, thank you, Kael. Para sa'yo. Yan ang tunay ng pagkakaibigan. Cheers. Cheers. Parang ayaw mong umiti. Uy! Kumuha ng iba. Alam mo, Chewy. Okay na tayo. Okay na tayo. Alam ko na, para makapalan yan, kuha tayo ng puso. Puso. Ayan, para kahit papaano. Ayan. Pero, hindi ko sa'yo na. Personally, masarap yung atay nila. Masarap ang pagkakaluto. Alam mo, gusto mo sa atay yung may konting creaminess na eh. Parang ganun eh. Sarap. Ito, Pops, meron ba itong bituka? Diba? So, tungol. Ito yung tungol pala. Yeah, ito yung mali stomach. Mali ako. Ito yung stomach. Sige. Cheers. Super spare version. Cheers, Pops. Ito, mas okay sa akin. Sarap ka. Rubbery niya ng konti, tapos chewiness. Sabay mo na puso. Parang kulang. Kapa, ubus ko yung puso. Kapa. Masarap lang dito talaga yung marination nila, no? Oo. Alam mo kung... Ano kaya, ate? Parang ano nga siya eh. Parang siyang... Delpa style inasal. Yung marination inasal. Ayun. Parang ganun eh. Sarap. Ito pare huli. Gusto ko tikman. Ito yung tumbong. Opo. Ito yung tumbong pare. Ito yung pinaka-bestseller namin. Okay. Alam mo, sa Manila, meron din doon nandun na legendary tumbungan. Pero hindi ganito yung marination. Simple lang yung oras sabaw siya. Ah. Ngayon ako makakain ng deep fried na tumbong dito pa sa Cebuyan. Cheers. Cheers. Ah, masalap. Grabe, parang... Papakanin na. Parang marshmallow. Parang marshmallow. Parang gano'n. Isa pa nagpapalasa sa loob niya. Yung dahon ng sibuyas. Tsaka siguro, yung nagpapatanggal din ng amoy. Hindi ko alam kung ano siya nagpapalinis sa kanya. Ang sarap ha. Wala din naman. Alam mo nga, based on research. Ah, wow. Based on research. Sabi nila, mahirap daw talaga linisin yung tumbong. Kasi very, very aromatic siya. Doon dumadaan yun eh. Doon dumadaan yun. Kaya mahirap linisin. Tama, pero, tama. Very good job. Ang linis. Simpleng-simple. Ang sarap ng tumbong dito sa Cebu. Kael, maraming salamat. Thank you. Thank you for having me. Thank you so much. Cheers. Rap. So I'm losing
huling araw at huling food trip na dito sa Cebu. Kaya naman, hinabuti kong dumayo sa Cordova, Cebu para puntahan ng isang kakaibang karinderya na nagsaserve ng bakasi or moray eel. Ito yung tipo ng kainan na dadayuhin mo talaga dahil ito ay located sa isang small barangay na tabi ng dagat. Pagdating ko pa lang, ay nakita ko ng kasiyahan ng lugar na ito. Maraming mga batang masaya na naglalaro sa dagat. Ito ang Entoy's Bakasihan. O Pops, sila ang main story sa Netflix Street Food Asia dito sa Pilipinas. Pero 2 years na mula nang pumanaw si Lolo Entoy. Pero ngayon ay pinagpapatuloy ng kanyang mga anak at apo ang kanyang legacy. Makakakwentuhan natin si Lian, isa sa mga apo ni Lolo Entoy. Lian, magandang araw. Magandang araw din po, sir. Ang ganda dito sa ambience. Actually, okay. Ang refreshing sa mata kasi karagatan yung bubungad sa'yo. Una sa lahat, kamusta? So far, so good. So far, so good. Gusto ko energy mo, ha? Bali, si Lolo Entoy eh yung... aking lolo po. Ooh. Yes. Unang tanong ko, Lian, una sa lahat, alam na ng mga tao yung buhay ni the legendary Lolo Entoy dahil sa Netflix. Paano nabago ng Netflix yung buhay niyo? Okay. So yes, napakalaki yung impact ng Netflix dito sa amin, lalo-lalo na sa business namin. Kasi, yes, simula nung na-feature kami sa Netflix kasi mas dumami yung ano, yung tao na pumupunta, tumatangkilik sa amin. Tapos isa pa, talagang nag-expand. Kita nyo naman sa Netflix is yung medyo maliit lang siya na tindahan. Kumbaga parang karinderya na, typical na karinderya dito sa amin. Tapos ngayon, biglang medyo lumaki. Malaki na. Yes. Napanood ko rin yun. Laki na ngayon. Ano nga bang bakasi? At bakit ito, ba't ito yung linuluto ninyo? Ba't ito yung main dish ninyo? Okay. So, ang bakasi kasi before siya tinaluto ng Lolo Entoy, ito kasi yung... yung nag-iisang hanap buhay nila noon. Yes. Si Lolo Entoy, kumbaga yung kauna-unahang tao dito sa aming barangay na ng bakasi. Tapos nanguhuli siya dati. Yes, sir, siya mismo yung nanguhuli. Tapos naisipan nila ni Lola na bakit why not magluluto tayo din ano. Yes, then first year nung magluluto nila ng bakasi is talagang hindi ganoon karami yung bumibili. Yes. Hanggang sa marami na yung naka-survive, yes, nakatikim, tas spread nila sa iba, tas marami na yung... Tsaka kasi, though not 100% scientifically proven... Uy, ano yan? talaga, science, ano yan? Ano yan? Yung bakasi kasi is believed na tumutulong sa mag-asawa na magkaanak daw. It is, makikita nyo dun sa Netflix video ni Lolo na tinatawag niya na Viagra ng Cebuano yung bakasi. Oh my God, yes, pare. Viagra ng mga Cebuano itong bakasi. Yes, ba? Sir. Ako baka nakakal... Ay, at na. Saka may mga okay, customers. Okay, na. Para medyo lumaki-laki naman. Approve. Huling tanong, Lian. Ito medyo personal na question. Sa tingin mo, anong pinaka natatandaan mong memory o natutunan mo kay Lolo Entoy? Okay. Yung natutunan ko talaga kay Lolo Entoy is yung kahit na anong mangyari, tuloy-tuloy lang. Kahit man, sa business kasi kumbaga mayroong high at saka mayroong low. Pero kahit pa man ganun, tuloy-tuloy lang sa pagbibigay ng serbisyo sa mga tao. Galing. Yes. Ang galing mong sagutan. Ito to, walang halong biro. Lian, maraming salamat. Walang anuman. Excited ako tumikim ng Viagra ng Cebu ang bakasi. Maraming salamat. Kaya binintay natin. Tara! Now, let's proceed to the action. Sinamahan ko si Kuya Ray sa likod ng kanilang karinderya para kumuha ng fresh bakasi. Kuya, magandang araw. Ito yung inuhuli natin bakasi. Anong tawag dito, sir, sa panghuli nyo? Anong tawag dito? Panghuli nyo, bantak. Bantak? Okay, pare. So, anong nangyari dito, itong bakasi, saan nanggagaling yan? Doon pa. Malayo pang parte ng dagat. Tapos, ito, hinuhuli nyo dito. Huli na yun. Ilalagay nyo, ito yung parang kulungan nila. Ito yung ating bakasi. Makakuha ba isa? Hindi naman nangagat yan, no? Madulas? Ako, try ko. Ang dulas niya. Ito yun, so ito yung bakasi. May ngipin ba sila? So, moray eel sa English to, ito yung kakainin natin, pare. Ito yung itsura niya. Isda to, sir, no? Isda siya. Ito yung ulo niya, ito. So, basically, ito yung ulo niya.
Para siyang worms, very slimy. Pero pare, masarap daw to. Anyways, Pops, sir, maraming salamat ah. Pops, gawin natin ngayon, titikman na rin natin yung iba't ibang putahe ng bakasi dito sa Entons. Ngayon naman, magluluto na si Kuya Gilbert ng linarang na bakasi. Nag-isa na siya ng sibuyas, bawang, kamatis at siling haba. Pagkatapos, nilagay ng bakasi. Ilagay ng black beans, toyo at hahaluin. Pagkatapos, ay lalagyan rin ng tubig. Tapos papakuluin ito hanggang maluto. Umorder din kami ng ibang putahe tulad ng fried bakasi, scallops, spider shell, at urchin na nakalagay sa lapad. Pops, huling araw sa Cebu, dito sa Cordova, ultimate exotic seafood feast. Sisimulan ko sa kanilang fried bakasi, pare. Ooh, kakaiba. Fresh na fresh. Ang sarap. Alam mo, unang agad ko, kala ko kumakain ng dalagang bukid. Pero, yun nga, pansin ko, parang isda lang talaga. Di ko alam may nalalasahan ako parang yung bayan niya or atay ba yun. Medyo may pait-pait. Tapos medyo may buto-buto din sa ordinik. Pero masarap, crispy outside. Malaman, very malaman siya. Punta tayo sa iba-ibang ulam natin. Ito, kilawin. Nakita ko scallops dito. Kasi ito yung mais natin. Kuha tayo bahagya. Ayan. Ang sarap pare. Ang sardine siya, no? Sarap ng pagkakalaw. Maalat, maasim. Ito pare, pusitin tayo dito. Ipag-chulin ako ni pero pare, very fresh, malinam-nam, sarap. Ito pare, meron tayo ditong saang na tinatawag. So, it's a kind of shell na very unique. Ang bigat ng shell in fairness ha. Pag binato mo, parang itong bato talaga. Ganun siya kabigat. Tapos ito yung laman niya. Sabi, inihila lang daw. Oh, ayan na. Oh, ayan na, look at that. Ooh, solid pala yung laman ito. Tapos dip na sa suka. Ayan. Wow. Very slimy ng konti. Chewy. Alam mo, parang siyang pinaghalo ng lobster, pusit, at akong. Parang ganun yung texture niya. Pero ang sarap ha. Sobrang meaty, malinamnam. Pare, panalo yun. Punta tayo sa main event. Ito ang bakasi. Pops, nangangausap yung ulo na huwag ko daw siya kainin. Pero fresh na fresh yung huli niya. And alam mo, basic facts lang. Kasi after 3 to 4 hours siyang namatay, mapapanis na siya. So kaya pala, bawat luto nila dito ng bakasi, ng linarang na bakasi, kailangan buhay pa yung pinaka-bakasi natin kasi madali siya mapanis. Ooh! It's different, pare. Ibang klaseng linarang to. Wala siya ganong asim. Hindi siya ganong mapaksiw, pero nalalasahan ko yung anghang ng sili, yung kamatis, yung sibuyas, lungluya rin. Tapos, yun nga, yung pinaka-seafood flavor niya or yung medyo lansa flavor niya galing doon sa ating bakasi. Ito na yung ating, ooh, ang laki nito. Pare, ito ba yung mukha, oh? Alam mo, hindi naman saan mukha siyang worm, no? Sabi nila, sabi ni Lian kanina, ito nga daw yung Viagra ng Cebu. Kaya tignan nga natin kung lalaki ang aking pagmamahal pag kinain ko to. Ah, matinik din siya. Iba yung atake at iba yung tsura niya compared sa prito. Tikman muna natin. Ah, ito baila ata ito. Ito yung atay, lo. Ito yung atay. Tikman natin. Wow! Ang pait ng alat ng ano, ng bail. O atay ba yun? Hindi ko alam, merong alat nung pero for the whole fish itself,
Madulas-dulas pa rin siya. Very slimy, very meaty, pero pare, sobrang lambot. Masarap siya isabaw. Actually, medyo ano rin siya, no? Seafood flavor pa rin siya. Lasang-las mo pa rin yung dagat sa bibig mo. Ang napapansin ko rin dito is yung freshness ng pagkaluto, yung way ng pagkaluto ng bakasi. I mean, feel ko ito yung perfect na soup dish or soup na luto para sa bakasi. Ilang taon na tong recipe, legendary recipe ni Mang Entoy, at naalagaan nga mabuti nila Lian at nung mga anak ni Kuya Entoy, yung sorop. Gawin ko, kuha tayo. Ganun pala. Parang mas madali kainin pag ginaganon mo lang, oh. Ayan, oh. Nawawala yung mga laman. Tapos, i-dip natin sa suka natin. Tapos, kuha tayo ng mais dito. Parang ano nga, parang iba na yung... Hindi ko alam, pinaparamdaman ko yung pakaramdam ko kung nagiinit ba ako o may lumalaki ba sa loob ng pantalon ko. Pero, hindi ko alam. Baka mamaya pa yung effect nito mamayang gabi. Ah! Kumain ng suwaki, ilagay mo sa ito, suwaki ito. Ilagay natin doon sa sudanan, yung tawag namin yahong. Yahong? Yahong. Tapos lagyan ng limonsito, yun lang. Oh, suka? Suka. Okay, sige. Limonsito, iba yung suka. Limonsito. Okay, kalamansi. Ito yung suwaki, akala mo inom ka ng gin, pero si urchin pala. Maglalagay ka lang ng konti. Ayun, nakita ko na. Nakita nyo ba? Lagyan natin ng lemoncito, kalamansi. Luluin natin konti. Uy, ito yun, no? Huling kagat sa Cebu. Sarap ng kain natin dito sa Entoy's. Cebu, salamat kaayo. Daghang salamat. Mmm. Lasang uni nga, sarap. Wow, lasang... Ito talaga. Di ba sabi ko kanina, sabi ko kanina nasang dagat. Ito talaga, para kang nilagay sa 100 feet under the ocean. Parang ganun. Ang sarap pare. Oh, very fresh, maalat, yung asim ng lemoncito. Ang sarap. This Cebu Food Series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken ay isa sa pinakamalaking poultry producer sa Visayas. Mahanap mong mga quality products nila sa mga public markets, sa supermarkets sa Visayas provinces. Tulad ng Iloilo, Cebu, Palawan at marami pang iba. Just check their Facebook page for more info mga paps. Dahil sa Essential Chicken, ramdam mo ang alaga mo pagmahal. Mga paps, dito nagtatapos ang ating kakaibang Cebu Food Series. Ang dami ko natikman na pagkain na first time ko lang matikman. Hindi ko makakalimutan ang mga lasa ng pagkain na ito. Pero higit sa lahat, lagi kong dadalhin ang mga memories ng mga taong nakasama ko sa food adventure na to. Maraming salamat ulit sa sponsor ng food series na ito, ang Essential Chicken. Mga paps, dito nagtatapos ang ating Cebu Food Series. Cebu, daghang salamat, salamat kaayo. Kaya kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag kalimutan na subscribe sa YouTube channel ng The Chewy Show. Ako si Paps Chewy, nagsasabing stay safe. It's a good night and goodbye. Bang! 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 Bang!